So, ayan ang mga sis. Luto na siya. So, tinurn-turn ko lang every 15 minutes. Ayan. Hi mga sis! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, isa lang ang tanong ko sa inyo mga sis. Lahat na ba'y may air fryer? So, malapit na ang deadline nun. So, bili na kayo ng air fryer. So, for today's video, share ko lang sa inyo yung niregalo namin kay Ada na air fryer na madalas ay ako rin ang gumagamit dahil ayaw niyang i-camerot. Ayaw niyang galawin kasi daw baka masira. So, ito ay murang-mura lang mga sis. Binili ko to syempre sa pambansang bilihan natin. Ang Shopee. So, ilalagay ko sa baba kung saan ko siya binili, kung saan shop. Ilalagay ko na lang doon sa baba. So, eto yung itsura niya nung binili ko siya sa Shopee. Ayan. So, medyo matagal nga lang din siya dumating. Mga parang inabot yata ng 2 weeks. Ganyan. Tapos, ang kasama lang niya, ang pinakamalupit doon ay, ang kasama lang niya ay manual. Wala siyang warranty card. So, bahalan daw ako kung anong mangyari dito sa air fryer ko. So, tara, bibigyan ko kayo ng mga ilang tips. So, sis, ito yung ano, yung temperature control dial. So, ito yung kontrola ng ano, kung gaano kainit yung temperature na ilalagay natin. Depende sa lulutuin natin. Tapos, ito naman po yung timer. So, 5 minutes, 10 minutes, 15, hanggang 30 minutes yung meron tayo. And then, ito yung handle. So, dito lang tayo lagi humawak. Especially pag mainit na yung air fryer natin. And then, ito na yung food drawer. Yan. Sa loob, may rack, cooking rack. Ayan. Butas-butas siya, sis. Makikita nyo. Para doon sa ilalim yung oil. Excess oil. So, yung loob niya is ayan. Alam ko meron siya dun sa loob na parang ganun. Ganun. Yun yung napapainit. So, yun yung parts ng air fryer natin. So, sa likod naman, makikita tayong ganito. Yan. Diyan yung air vent. Yung labasan ng ano, init. So, sa outlet naman, kailangan ng adapter pa. Kasi tatluhan yung saksakan. So, ayan. First tip, mga sis, huwag nyong patungan ng kahit ano ang ibabaw ng air fryer nyo. So, dahil nabasa ko rin din yung sa manual. Second tip, mga sis, kailangan may nadadaanan yung air vent na hangin. Kasi nga, pinapaikot-ikot niya yung hangin, yun yung nagluluto. So, air fryer nga. For the word itself na air fryer, sa hangin siya kumukuha ng papainit. So, dapat, hindi siya dikit na dikit dun sa pader mo. Or kung saan man siya ipapatong, dapat hindi siya dikit na dikit. So, ayan. Medyo malayo-layo sa pader namin. And then, yung ilalim niya, kung napapansin nyo mga sis, meron akong binili na ano, na sangkalan, dalawang sangkalan na pinagganon ko, na pinagdugtong ko, para hindi naman siya dikit na dikit sa tiles. So, syempre, nabasa ko rin yun sa mga precaution ng air fryer, at napanood ko rin yun sa ibang YouTuber. So, sineshare ko lang din sa inyo. And then, another tip, is lagi lang tayong sa handle humawak. Kasi, ito yung hindi umiinit. And then, ang isa ko pang pinaka parang relate na relate ako kasi mahilig kaming gumamit ng isa pa, ito extension, mahilig kaming gumamit dito sa bahay niyan kasi nga parang konti lang yung outlet namin sa bahay. So kung napapansin nyo, dito ko siya sa gilid nilagay para diretso siya sa outlet kasi isa sa mga, ayun yung outlet namin mga sis. Kasi isa yon sa mga reminders talaga na dapat rekta siyang nasasaksak sa outlet. Hindi mo siya i-extension. Siguro para na lang ma-prevent yung mga short circuit, ganyan. So, rekta nyo siyang isaksak
sa outlet. So, isa pang at pinakahuli kong tip, pagbago yung air fryer mo, wag mo agad ilagay yung iluluto mo. I-preheat mo siya ng at least 15 minutes and then 100 degrees Celsius yon, 100 degrees Celsius and then 15 minutes or at least 5 to 15 minutes na preheat. So, yun na mga sis. So, today, try natin mag crispy liempo. Ayan, on lechong kawali. So, set lang natin yung temperature na 200 degrees Celsius. Tapos, so, sabi doon is, sabi sa manual is 10 to 15 minutes. Tapos, to turn ulit natin yung baboy. So, ito time ko siya ng 15 minutes. Ayan, mga sis. Ito na ba? Okay. Ayan. So, ayan na mga sis. Ito na siya. So, tinurn-turn ko lang every 15 minutes. Ayan. So, ayan mga sis, nakapagluto na tayo ng liempo namin na kinain namin ng lunch. So, syempre, marumi yung air fryer ko. So, bigyan ko na rin kayo ng tip kung paano siya linisin. So, syempre, pagka tinurn off nyo yung ano nyo, yung air fryer nyo, make sure na bago nyo siya tanggalin sa plug, mga sis, isiro nyo lahat. Zero yung temperature and then zero rin yung timer nyo. So, tsaka nyo siya hugutin. And then, wag na wag nyo munang babasahin agad yung food drawer nyo. Ito, wag nyo muna ayan, mga sis, madumi siya kasi nga pinaglutuan siya ng liempo. So, wag nyo muna siyang babasain right away na. Kunwari, pagkakuha nyo ng liempo, wag muna. Palipasin mo muna, sis, at least 30 minutes. So, 30 minutes after nyo magluto, or after nyo kumain, or after nyo mamahinga, yon, tsaka nyo na siya linisin. Ang mapapayo ko lang, medyo mainit na tubig, at tsaka liquid dishwashing, yon. Sobrang bilis lang niyang linisin. As in, wala na yung mga mantika niya agad. Pag mainit na tubig, tsaka dishwashing liquid. So, yun ang aking last tip, mga sis. So, kung ako ang tatanungin, very worth it ang air fryer para bilhin. At tsaka dun sa presyo na nabili ko dito sa Shopee, para sa akin worth it na yun. Hindi nga lang siya branded, nakagaya ng ibang brand na air fryer, pero ganun pa rin naman yung service at saka yung food, yung nailuluto niyang food sa family ko. So, sobrang advantage nito kasi wala nang tilamsik, hindi ka na magbabantay ng piniprito mo. At the same time, ang pinakamalupit is wala siyang oil, mga sis. Depende na lang sa'yo. Kung gusto mong super crispy, pwede mo siyang lagyan ng kahit konting oil. Pero kung healthy living ka talaga, huwag mo na siyang lagyan. Okay din naman. Kasi na-try namin kanina talagang as in walang oil. Tsaka yung mga previous na naluto ko, tilapia, ganon, okay lang na walang oil. Masarap pa rin siya. So, yun lamang mga sis ko ako ang tatanungin. Pwedeng-pwede talaga. Isang magandang maipundar din yung air fryer. So, yun lang mga sis. Thank you for watching. Sana nagustuhan yung video ko. Bye!